mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Wala na atang masasaya pa sa ginang na si Glenda. Ilang araw na lang kasi ay magbubukas na ang pinatayo niyang grocery store. Bata pa lamang ay ito na ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng isang negosyo. Kaya parang nakalutang pa rin siya sa ulap habang pinagmamasdan niyang unti-unti nang nabubuo ang kanyang mga pangarap. Love, sana ay magtagumpay itong negosyo natin. Magkahalong saya at kabakasi ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako na baka hindi pumatok itong grocery store. Saan ni Glenda? Sa asawang si Mike. Normal lang nakakabahan ka, love. Pero huwag kang mawalan ng kumpiyansa. Magtatagumpay itong negosyo mo dahil pinagsikapan mo talagang maitayo ito. Huwag kang mag-alala. Malugi man ito, ay narito pa rin ako sa tabi mo. Saad naman ang mister. Habang inaayos nila ang grocery, ay siya rin namang dating ng biyanan ni Glenda. Abay, hindi na talaga kayo nagpapigil sa plano ninyong ito, ano? Sinabi ko naman sa inyo na matagal bumalik ang puhunan kapag grocery. Mas maganda kung sa mga lupa na lang kayo nag-invest. Tumataas pang halaga sa paglipas ng panahon. Eh dito, paunti-unti lang ang tubo ninyo. Marami pa kayong babayaran. Mga tauhan, kuryente, buwis, at kung ano-ano pa. Sambit ng nanay ni Mike na si Lourdes. Ma, pabayaan po natin si Glenda. Dahil una sa lahat ay talagang nag-ipon siya para matupad ang pangarap niyang ito. Nagtitiwala ako sa asawa ko na magtatagumpay ito. Pagtatanggol naman ni Mike. Napakarami ninyong kalaban sa paligid. Tsaka isa pa, saan ba kinuha ni Glenda ang pera para makapagpatayo siya ng isang grocery? Hindi ba sa mga pinapadala mo rin? Ayoko lang na mawala ang pinagpaguran mo bilang isang seaman nang dahil lang sa mga pabigla-bigla ninyong desisyon. Saad muli ng biyanan. Hindi na makaimik pa si Glenda sa mga sinasabi na matanda. Noon pa man kasi ay kontra na ito sa lahat ng kanyang gusto. Habang nag-uusap ang mag-ina ay biglang may pumasok na isang gusgusing lalaki na may edad na. Magtatanong lang po kung may bakanting posisyon. Nais ko po sana mag-apply ng trabaho kahit tagalinis lang po ng istante. Saad ng lalaki. Pasensya na po at wala na po kaming bakante. Pero maaari po ninyong iwan ang biodata ninyo para kung magkaroon man ay kukontakin namin kayo. Magalang na sagot ni Glenda. Huwag mong sabihin sa akin, Glenda, na may plano ka talagang bigyan ng trabaho ng lalaking iyan. Sa itsura pa lang, ay hindi na kaaya-aya. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi pa man nabubuksan ng grocery na ito, ay mamalasing ka kaagad. Sabat naman ni Lourdes. Parang awa niyo na po. Kailangan ko talaga ng trabaho dahil nais kong makabalik sa pag-aaral ng aking anak. Kaya kahit anong trabaho po ay ayos lang sa akin. Saad pa ng lalaki. Ma, huwag niyo naman pong pagsalita ng masamang tao. Nais lang po naman niyang maganap ng trabaho. Baka mamaya ay maigpit din ang kanyang pangangailangan. Lahat naman ay may karapatan sa isang pagkakataon. Muling sambit ni Glenda. Mike, pakinggan mo nga ang sinasabi ng asawa mo. Hindi ako makapaniwala na ganyan talaga siya magdesisyon. Hindi na ako magtataka na kung isang araw ay maisara agad itong grocery. Sambit pa ng biyanan. Sa pagkakataong ito naman ay kinampihan ni Mike ang kanyang ina. Love, mamili ka ng mga taong magsisilbi rito sa grocery. Kilatisin mo ang bawat isa, hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. Payo ng mister. Hindi ka naman sinasabi, love, na tatanggapin ko siya. Ang sinasabi ko lang ay huwag naman pagsalita ng masama. Naghahanap ng disenteng trabaho ang lalaking ito, kaya kailangan din natin siyang bigyan ng respeto. Sambit muli ni Glenda. Sa inis ni Lourdes ay pinalis niya sa grocery ang gusgusing lalaki. At mariin niya ang biniling kay Mike na bantayan ang kanyang asawa na huwag tanggapin ito. Lumipas ang isang linggo at puspusan na ang pag-aayos sa grocery para sa nalalapit na pagbubukas nito. Ngunit dahil kulang sa tao ay mukhang maudlot ang kanilang grand opening. Bigla na lang sumagi sa isip ni Glenda ang gusgusing lalaki na nag-a-apply sa kanya ng trabaho noong nakaraan.
Agad niyang hinanap ang biodata nito at saka niya tinawagan. Sigurado po ba talaga kayo na tatanggapin ninyo ako? Narinig ko po ang sinabi ng biyana ninyo tungkol sa akin, saad ng lalaki. Ako po ang may-ari ng grocery store at sigurado po ako, maaari na po kayo magsimula ngayon para po maituloy natin ang grand opening sa susunod na linggo. Nakangating sambit ni Glenda sa gusgusing lalaki. Dumating na nga ang araw ng pagbubukas ng grocery. Lahat ng kamag-anak ni Glenda ay naroon kabilang ang biyana niyan si Lourdes. Habang naglilibot sa loob ng grocery ay napansin ng ginang ang isang pamilyar na mukha. Hindi ba ito ang pulubing lalaki na naghanap ng trabaho noon? Talagang binigyan mo pala siya ng trabaho, Glenda? Nasisiraan ka na talaga ng ulo? Mabilis kang maawa at maniwala. Iyan ang magiging kahinaan mo. Iyan ang magpapabagsak sa iyo sa negosyo. Sambit ng biyanan. Ayos naman po si Mang Cesar dito sa grocery, kaya wala pong dahilan para tanggalin siya. Tsaka kung ano man po ang mangyari, ay pananagutan ko po iyon dahil akong tumanggap sa kanya. Sagot ni Glenda. Bahala ka, Glenda. Huwag mong sabihin na hindi kita pinaalalahanan sa mga naging decision mo. Tiyak ako masasayang lang ang pinaghirapan ng anak ko dahil sa mga hindi maayos na desisyon mo. Umiiling na saad naman ni Lourdes. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin ng lahat ang pagtumal ng grocery. Kung magpapatuloy ito ay agad na malulugi ang tindahan. Ano kaya ang pwede pa natin gawin para mapalakas ang benta nitong grocery? Tanong ni Glenda sa kanyang mga tauhan. Hindi niya inaasahan na magbibigay ng suwestyon si Mang Cesar. Ma'am, sa tingin ko po ay ayusin natin ang mga istante minsan sa isang buwan. Pagpalitin natin ang lalagyanan ng ibang produkto ng sagayon ay hindi nila makabisado. Habang umiikot sila at tinahanap ang kanilang kailangan, ay nakikita rin nilang ibang bilihin. Maglagay rin po tayo ng mga produkto sa bandang harap. Maganda rin po kung magkakaroon tayo ng mga promo. Patuloy na saad ni Mang Cesar. Pinabilib ni Cesar ang among si Glenda. Dahil dito ay nais pa niyang marinig ang ibang suwestyon ng Ginoo. Sa kanilang pag-uusap ay laking pagtataka ni Glenda kung bakit tila maalam itong si Mang Cesar sa mga ganitong gawain. Dati po ako manager sa isang malaking department store at isa po sa mga tungkulin ko ay siguraduhing malaki ang benta namin sa araw-araw. Nasira lang naman ang lahat ng ito nang namaya pa ang asawa ko. Nalugmok ako sa kahirapan at nakalimutan ko na may anak na pala ako. Matagal na panahon ring nagtiis ang anak ko. Tumigil siya sa pag-aaral para ako naman ang alagaan niya. Ngayong nagising na ako sa katotohanan at tanggap ko nang wala ng asawa ko, ay nais kong bawiin ang lahat ng taong nasayang. Paliwanag ni Mang Cesar. Kaya malaking pasalamat ko sa iyo, Ma'am Glenda. Dahil kahit na ganito ako, na napabayaan ang sarili at hindi nakaaya-ayang itsura, tsaka may edad na rin ay hindi ka nagdalawang isip na pagkatiwalaan ako. Kaya nangangako akong gagawin kong lahat para makabawi sa pagkakataong binigay mo sa akin. Dagdag pa ng Ginoo. Dahil sa mga ideya ni Mang Cesar ay tuluyang lumakas ang benta ng grocery. Lalong naging kilala ito at dumami ang mga parokyano. Labis naman ang pasasalamat ni Glenda sa magagandang ideya ni Mang Cesar. Hindi naman makapaniwala ang biyana ni Glenda na si Lourdes na naging matagumpay ang grocery. Lalo niyang ikinagulat nang malaman niyang idea pala ng inaalipos na niyang lalaki ang lahat ng kanyang nakikita. Kita niyo na, ma? Talagang tamang babae ang pinakasalan ko dahil magaling siya, saad ni Mike sa ina. Kaya ngayon ay hindi na lang siya basta tagasalan sa mga produkto sa estante dahil siya na ang ilalagay kong manager dito sa grocery. Alam kong sa pamumuno niya ay lalo pang yayabong itong negosyo ko. Sambit pa ni Glenda. Labis na nagpasalamat si Cesar kay Glenda, hindi lamang sa tiwalang binigay nito sa kanya. Kung hindi pati na rin sa pagkakataong maiayos ng Ginoo ang buhay kasama ang kanyang anak. Sa pamumuno ni Cesar sa grocery ay lalong naging maunlad ng grocery. Kaya nakapagpatayo pa ng isa pang branch ang mag-asawang Glenda at Mike na nagbigay rin ng pagkakataon sa mga gaya ni Mang Cesar na magkaroon ng disenteng trabaho. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli
sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.